Ang total po Spain's death toll here in the United States rising past the half a million mark. Italy's death toll passes 10,000 a day. Pinagpalang araw po sa ating lahat at punay pong napakabuti ng Diyos. Ngayon po ay napaka-espesyal na araw sapagkat ito'y araw ng mga nanay. Kaya po, Happy Mother's Day sa mga nanay po natin. Lahat po ng mommy, lahat ng mama, lahat ng mothers, alam niyo po, mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon kung sakali naman po na yung nanay po ay nagkataon po na ibang kanlang hamon at nagkaroon sila ng mga maling pagpili sa buhay o marahil dahil sa bisyo o marahil dala ng kahirapan na itulak nila yung kanilang mga anak sa kapahamakan. Alam po ninyo, hindi pa naman huli lahat. Pwede naman po tayong magbago at lumapit sa Panginoon Hesukristo upang magkaroon din tayo ng totoong Happy Mother's Day. Kaya para po sa atin pong mga magulang, lalo na sa mga nanay sa pagkakataon na to, hiniling ko lang po yung mga anak, yung asawa, pwede po ba ninyong hawakan kung kasama niyo siya ngayong nakikinig at nanonood doon sa atin at sumasamba sa Panginoon Diyos kasama namin, pwede niyo po ba silang hawakan sandali at atin po silang ipanalangin. Tayo lang po yung mag-pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga nanay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tunay pong regalo sila sa amin, aming Ama. Tulungan niyo po sila, palakasin niyo sila, bigyan sila ng magandang kalusugan sapagkat ang matuwid na nanay, Panginoon Diyos, ay hindi po kailanman magtutulak sa kahirapan ng anak. Kaya po maraming salamat. Sabi nga ho ni Abraham Lincoln, sabi niya, walang mahirap na tao kapag merong makatwirang magnanay. Kaya Panginoon Diyos, we are so thankful for giving us mothers who are really God-fearing and mothers who are really responsible to take care of us. And Panginoon Diyos, we also remember those who made some wrong choices in life. Panginoon, salamat din po that you're always giving another chance. And Father, we thank you that you can also work in their lives and help them, Lord Jesus, na makabawi kahit po sa pagkakataon na ito at sa mga haharapin pa nilang araw. Muling magpapasalamat kami, aming Ama, and we just also ask you to guide us in our discussion for this afternoon at for this day, Father God, and allow us, Lord Jesus, na talagang maluwalhati kayo sa aming mga pag-uusapan at mapalakas ang bawat spirito ng bawat isang nakikinig at bawat kasama naming sumasamba sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Now, alam niyo po, napakaganda ng ating tagpo sapagkat we will be concluding our series on joy in this crisis. Kung maalala niyo, when we started studying yung Philippians, we saw yung mga killjoys. And now that we are in a crisis, napakaganda sapagkat it reminds us that we can still be joyful in this crisis. Hindi ho ito parang, hindi po ito yung parang pangsagabal o hindi ito parang hadlang sa ating pong kagalakan sa buhay. And itong pong topic natin bilang pagtatapos ay napaka-importante. Kasi ito po ay umaasa akong makakatulong sa marami sa atin sapagkat hindi lang ho dito during quarantine, lalong-lalo na after the quarantine. Kasi ito po'y bahagi ng katotohanan sa buhay natin. Now, para malalo tayo magkaroon ng kaliwanagan tungkol dito, kwekwentuhan ko lang muna kayo sapagkat ito yung ating pag-uusapan. Meron pong pangyayari sa Hungary. Now, pangalan pa lang ng bansa, gutom na. Pero siyempre, hindi ko sinasabing mahirap yung bansang ito. Pero nung mga panahon na yon, mapanghamon ang kanila pong buhay. So meron pong imigrante na pamilya, sampu sila sa isang bahay at nagre-reklamo sapagkat napakasikip ng kanilang bahay. So pumunta sila sa isang mahusay na mangangaral at humingi sila ng payo. Sabi niya, Sir, Guro, hihingi sana kami ng tulong sa inyo. Kasi po yung bahay namin ay napakasikip. Sampu ho kaming nakatira. Ay talagang hirap na po kami. O sige, ganito gawin mo. Meron ba kayong hayop na alaga? Alagang hayop? Sabi niya, meron po. Meron po kaming mga kambing. O sige, ganun. Ipasok mo yung mga kambing sa bahay ninyo. Ho? Oo, ipasok mo. Di, ipinasok naman niya. Nako!
ko, lalong sumikip. Biruin nyo, 10 na kayo, nagdagdag pa ng kambing, mabaho na, ingay pa. Parang, sabay-sabay, parang wow. Nasabi niya, balik ulit sa guro-guro, ang labo naman ng payo ninyo. Lalo kaming nahirapan. Ganun ba? Eh, meron ba kayong manok? Oh, meron, meron. Ipasok nyo na rin, ipasok nyo na rin. Oh, oo, di, ako di ang hirap nun kasi 10 na kayo, tapos may mga kambing, man. Tapos mamaya, ang ingay, talagang lalong sumikip. Bakit sabi niya, eh, naku, balik na naman siya sa guro. Guro, parang hindi ko na kayo maintindihan. Hirap na kami. Ba't naman ganun? Lalo kaming sumikip. Hindi, ano pa, meron pa ba kayong hayop sa bahay? Meron po, baboy. Naku, pasok mo rin. Ho! Sige, sumunod naman, pinasok yung baboy. Sobrang galit na galit, sabi niya, sobrang sikip na ito. Punta na siya ulit, sabi niya, guro, pag ito talagang hindi pa rin ho, na-solve yung problema namin. Hindi, ito yung huli. Ilabas mo lahat ngayon yung baboy, yung kambing, ilabas mo lahat yan. Pati yung ano, yung manok, labas mo. Tapos, paglabas niya, kayong balik ka sa bahay mo. Pagbalik sa bahay niya, sabi niya, wow, ang luwag ng bahay. Para ang sarap palang manirahan dito sa bahay namin. Pansin niyo, wala namang nabago sa bahay nila. Diba? Nung una lang, sampu sila, sikip na sikip. Ngayon, nilagyan ng mga hayop sa loob, biglang lalong sumikip, at nung tinanggal na, biglang sabi nila, ang luwag pala ng bahay namin. Alam niyo po bang, yung ganyang larawan sa buhay ay maliwanag na nangyayari sa maraming tao. Maraming tao nagre-reklamo. They have disputes. They fight with one another. Kasi parang hindi sila kontento sa mga desisyon sa buhay. Kunyari, sa ating bansa, some people, asar sila kasi hindi sila, ano parang, hindi sila kontento sa desisyon ng leadership o kaya sa tulong na nakatanggap nila. Pero nakalimutan nila parang, kasi dahil parang hindi sila kontento sa mga bagay na yon. Iba naman, naranasan nilang parang mabaon sa utang dahil bili ng bili ng mga bagay na akala nila yun ang magpapasaya sa buhay nila. Pero pagkatapos nila mabili, parang kulang pa rin. So they keep on buying. So natutunan nila parang nababaon sila sa utang. Iba naman, nahiwalay sa asawa. Nung una, nung pinakasalay asawa, parang wow, jackpot. Pero paglipas sa ilang panahon, parang hindi pala siya ganun kaganda. Nakakita ng iba, hindi na naman nakontento. Nagkaroon ng hiwalayan. Ngayon iba naman po, sa trabaho, nung una, nagpe-pray sila, sana magkatrabaho na kami. O ngayon, nung nagkatrabaho na, ayaw na lang sabi, ano ba yan? Ang hirap-hirap naman sa trabaho na to. Nawala naman na ng kontento. Parang, ay, lipat na naman sila. Yung iba, mas malala. Noong panahon ng bago mag-quarantine, habang nagtatrabaho, reklamo, kailan ba kami magbabakasyon? Kailan ba kami mapapahinga man lang sa bahay? O ngayon, nung nag-quarantine, pinagpapahinga sa bahay, galit na galit din. Kailan ba kami papasok? Ang tagal-tagal. Di ba? O iba, sabi, traffic, reklamo. Tapos nung ano na, ngayon, walang ka-traffic dahil hindi ka na bumabiyahe, reklamo pa rin. Ano tawag dyan? Ngayon, tamang-tama ang ating aaralin ay lagi, bagay dito sa ating talatang babasahin. Sabi niya, for I have learned to be content. Diba? Sabi niya, in whatever circumstances I am, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Ano siya sabi niya? Parang sabi niya, wow, ito yung bagay ng usaping pagiging kontento. Bakit po importante ito? Kaya ho ang ating title ay Practice Contentment. Practice Contentment. Ano bang ibig sabihin ng contentment? Ano ba yan? Alam nyo, yan po ay sa Greek word, kung mapapansin nyo, kung ito isang bagay sa Greek word niyan, ay ano po, ito po ay tungkol sa pagiging self-sufficient or satisfied. Now, ito po yung eksaktong word na sinabi po tungkol sa salitang Grego na to. Autarkes. Ganyan. Autarkes. Ganyan. Ano po ibig sabihin ng autarkes? Ang ibig sabihin po niyan ay pagiging self. Auto-archeo-sufficient. Self-sufficient. Independent of circumstance. Ibig sabihin, yung kanyang saya hindi nakabatay sa pangyayari. Matuloy tayo. A state of being at peace, rested, and satisfied in whatever circumstances you are in. Because you know, that there is someone who is greater. God is sovereign and He cares for you and has your best interest.
In fact, it is being appreciative of what you have and not focus on what you do not have. Now, alam niyo po ba yung bagay na yan? Yung ay napaka-importante. Pero ito ibang-iba sa pilosopiya ng mga Stoics na para maintindihan ninyo, during the days of Paul, merong kilalang-kilalang pilosopiya. Yung tinatawag lang Stoic philosophy at saka mga Epicurean philosophy. Yung Epicurean, gusto nila puro masaya, puro pleasure. Ang Stoic naman, ang kanilang pananaw is for you to be detached from your emotions at magkakaroon ka ng indifferent para hindi ka maghangad ng anumang bagay sa buhay para maging masaya. But kaya ito yung idea nila ng self-sufficient. Pero hindi yan ang tinutukoy ni Paul. Kasi ang mga Stoics, walang pakiramdam yan eh. Parang walang detached sa relationship, para emotionally hindi sila ma-involve, para wala silang para independent sa circumstance. Pero si Paul hindi ganyan. Kasi si Paul, ang kanyang idea ay mahal niya itong mga Philippians. Kaya sabi niya, my beloved, di ba? My joy and crown. He expresses his feelings towards them. Kaya hindi ganun ang ibig sabihin ni Paul pagdating sa autarkes na to. Pansin sabi niya, I am satisfied with my condition, but he still attached to the realities of life. Hindi sila yung detached, ganyan. Ngayon, hindi naman ito yung ibig sabihin na complacent ka na lang. Parang okay na lang, bahala na. Kaya nga ang ganda nung sabi ni James McIntosh. Sabi niya, you can be satisfied with what you have, but never be satisfied with who you are. So in other words, you keep on improving. Kaya nga ho si Paul, sabi niya, not that I have obtained it yet, but one thing, ano yung sabi niya? But one thing I do, forgetting what lies behind, but keep forward, pressing on. Ibig sabihin, hindi siya parang complacent, bahala na, okay na ako rito, hindi ko na kailangan mag-improve. Sa totoo lang, during the quarantine, ang ganda nga ho that most of us, iba, may mga kakilala ko, they tried to reinvent themselves. They took time to take some mga free courses online. Because baka mamaya, kasi pagbukas ng opportunity, ang dami na nagsara. So dapat nag-iisip ka na ng panibagong mga pinagpe-pray mo na, ganyan. Kasi you should never be satisfied with your potential. Kaya dapat yan, inaangat mo pa yan. So anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ang idea ng contentment ay, ito ay kabaligtaran. In fact, the opposite of yung word niyan, yung antonym niyan, ay covetousness, dissatisfaction, or restlessness. Now, ito po, tingnan niyo po. Kaya alam niyo po ba itong idea ng contentment, marahil nakatulong din kay Paul to really see himself as a sinner. Bagamat in his mind, by law, he was blameless. And yet, he understood that nothing was good in him when it comes to the issue of contentment. Bakit? Kasi sa law, meron siyang naintindihan about covetousness, which is the opposite of the word. Ito sabi niya, what shall we say then? That the law is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. For I would not have known about coveting. Sabi niya, if the law had not said, you shall not covet. Now, amazing to. Datinan niyo po sabi, pag-continuation niya. But sin taking opportunity through the commandment produced in me coveting of every kind. For apart from the law, sin is dead. So, because of the law, he came to realize na, uy, masama pala itong coveting na ito. Sino ba sa atin ang hindi nagkaroon ng ganyan? Now, you need to understand this idea of coveting, malalim ho yan. Kasi tunin niyo po, when God gave His covenant laws to the Israelites, this is what He said. Binookend niya yung laws ng ganito. Yung una, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. Yan ang sabi niya. Now, tingnan niyo po ang last, yung ika-tenth commandment. Sabi niya, you shall not covet your neighbor's house, okay? You shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor. Di ba minsan, natutukso tayo, no? To,
yung whatever the neighbors has, parang gusto mo makuha rin. For example, uy, ang galing ng katulong mo, papirpipiratahin. O kaya naman, uy, ang galing ng anong, ganda ng kabahay, gusto mong kunin din. Pero sa totoo lang, ang hirap itong idea ng COVID, parang hirap po ito, hindi agad nila naintindihan. Kasi niya, do not, tabi niya, you shall not covet your neighbor's wife. So, ito, hindi pa to naging kayo o hindi kayo nag-involve sa asawa, covet pa lang. Kasi pag na-involve ka na, hindi na covet yun, kabet. Nila, nakuha niyo ibig sabihin. Now, ganun din, kung yung pag-aari, yung bahay, yung pag-aari, hindi yun, ano, hindi, kapag kinuha mo, hindi na covet yun. Kupet ang tawag doon. So, naintindihan niyo ibig sabihin. So, this time, sino ba sa atin ang hindi nag-desire? Yung parang hoping that to have it, di ba? Minsan nga, ang isip natin, pag meron yung kapitbahay, dapat meron din tayo. Yung coveting yun. Kaya alam nyo ba, yung coveting na yan, napakablalim yan. Tinan nyo bakit? Kaya binookend yan ng Diyos. Therefore, consider the members of your earthly body as dead. Tinan nyo. Similar to the law, not to covet your neighbor's wife has something to do with immorality, impurity, passion, evil desire. And look at the words. Not even your neighbor's goods. And greed, which amounts to idolatry. Amazing. God opened up His covenant law with what? I am the only God. And you should have no other gods beside me. Kaya alam nyo, kala natin, just Diyosan, puro ano, hindi ho. Just the desire, the greediness, the lack of contentment. Remember, the opposite. The lack of contentment is idolatry. Kaya ho, ang amazing dito, kasi nung sinasabi to ni Paul, balikan natin. Sabi niya, not that I speak from want, for I have already learned to be content in whatever circumstances I am. Ano sinasabi ni Paul? Sabi ni Paul, itong contentment na to, hindi automatic. Kung mo naging Christian na, uy, contento na ako, no. You must learn. Dapat mo itong maunawaan, matutunan. In fact, para matutunan mo to, minsan God will allow you to go through different circumstances para maintindihan mo, para matutunan mo how to respond to those circumstances. Hindi nyo ba napansin? Biglang, because of this ano quarantine, some people began to be satisfied na okay na itong gantong damit, okay na itong ganito. Kasi parang because of the circumstance, little by little, they beginning to learn. Kaya alam, what we're saying is, parang we need to welcome those circumstances and learn from it. Because that's where we can understand what it means to be content. Now, ito pang amazing dito. Ang ganda pa, mayroon pong idea na sabing ganun. Tinan nyo, I know how to get along with humble means and I also know how to live in prosperity in any circumstance. I have learned the secret. Now, hindi siya obvious. Hindi siya obvious kasi secret eh. Ibig sabihin, may isang secret lang. The secret of being filled and going hungry. Both of having abundance and suffering need. Kaya, we need to learn. If we want to learn, we need to admit, we need to accept the fact and even meditate kung baka, bakit ba ako nadidiskontento sa buhay? Kasi kung hanggat hindi natin inamin yon, sinantabi mo lang, hindi mo makikita yung sikreto. Kasi ibang tao, de, ano lang yan, huwag mo na lang pansinin, huwag mo na lang pansinin. Yan ang mga Stoic philosophers, huwag mo lang pansin, isang tabi mo lang yan. Hindi ganoon. You need to understand where your discontentment is coming from and understand the secret to handle that. Kaya ho, ang ibang tao, they blame people for their dissatisfaction. They blame themselves for their dissatisfaction. They blame the universe for their dissatisfaction. But in reality, they were not able to really see what's wrong inside of them that they make them experience discontentment. Yan ang challenge. Ngayon, tingnan niyo po si Paul. Amazing. Para lalo natin ma-appreciate itong sinabi niya. I know how to get along with humble means. Anong klaseng humble means yan? Yung suffering need. Ano kayang klase yan? You want to appreciate? Alam niyo, minsan di natin ma-appreciate. Anong ibig sabihin ng humble means? Akala tayo, wala lang pera, wala lang makain. Gusto niyo makita kay Paul? Ito, sabi niya sa Corinthians. He shared it. 5 times, I received from the Jews 39 lashes. What? 3 times, I was beaten with rods.
Once I was stoned. Three times I was shipwrecked. A night and a day I have spent in the deep. Nakalutang ka na sa dagat. Oh, isang gabi, isang araw. Can you imagine what he was trying to say? Now, tinasabi niya pa, I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from countrymen, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. Wow! I've been in labor and hardship through many sleepless nights. Buti pa nga ho sa inyo, minsan nakikinig lang kayo sa message, natutulog na kayo eh. Ito is sleepless nights. In hunger and thirst. Iba nagre-reklamo, wala kami natanggap, tagal namin pumila. Hindi ko na dinidiscount, mahirap po yun. But look at this, in hunger and thirst, and often without food, in cold and exposure. Man, it is unimaginable. When he said, I learned to live in suffering needs, I learned in humble situation. Alam niyo, niisip ko to sa totoo lang. Bigla ko na napaisip sarili ko, sa ko, Lord, wala ho akong karapatang magreklamo. Bakit? Eto, iba eh. Alam niya yung ibig sabihin ng contentment na sa humble means. Now, ito, balikan natin. Sabi niya, and I also know how to live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of being filled and going hungry, both in having abundance and suffering. Ano sinasabi ni Paul? Alam nyo, sabi nga ni Abraham Lincoln, maraming tao, they can handle criticism, they handle affliction, but they cannot handle prosperity. They cannot handle praises. Alam nyo, totoo ho yun eh. Alam nyo, sa maraming tao, minsan yung hirap, lalabang ka pa eh. Pero the moment na kumita ka na, minsan ang dali mong makalimot. Biglang, oh, yung daming pera. Biglang di alam kung saan gagastos. Bili dito, bili dyan, bili doon. Hanggang sa hindi niya na maintindihan ang buhay niya. Because some people, they don't really know. In fact, some people, when during the times of crisis, they were crying before God. They were asking help from God. Makikita niyo sa Judges. But in the times of abundance and prosperity, they often forget God. Kaya nga, kuminsan, kahit si Solomon, prayer na nga niya yun sa Proverbs eh. Two things I ask from God, do not deny from me. Sabi niya, ano, Lord, that Lord, give me neither poverty nor riches. Bakit? Bakit pag mimaman ako, I might forget you. Kasi nga, some people, they do not really know how to handle abundance. Kaya sabi nga ni Paul kay Timothy, but godliness actually is a means of great gain. Kapag ikaw ay marunong makontento, ang laking pakinabang. But when accompanied what? By contentment. Kung makontento ka, for we have bought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Kaya minsan, likom tayo ng likom. Pag namatay naman tayo, hindi naman masasama yan. Wala namang matitira. Kaya naalala niya si Alexander the Great. Sabi niya, pag ako namatay, ilabas yung kamay ko ha. Pag nilalagay yung sa coffin, lagay mo yung labas ko yung kamay ko. For the world to know, I got nothing with me. Wala. Nabalik tayo. Sabi niya, kung if you have food and covering with this, we shall be content. Basta may damit ka na. Meron ka na, makontento ka dyan. Sabi niya, sabi niya, but those who want to get rich, look at the words, they are not prepared. They are not, ano, parang ready. They do not know how to handle wealth. Sabi niya, but those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Now, look at this. Sabi niya, for the love of money is the root of all sorts of evil. Now, I'm not saying money is the root of all evil. It's the love for money. Alam nyo, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Alam nyo, kaya ho maraming mga biruan, kahit sa panahon ng ano ng ECQ, kung ano ng gantong krisis, ang mga biruan, out of our discontent sa mga pangyayari, minsan kanyo-kanyo mga biro, kahit hindi totoo, binibiro natin. Ito, sample lang ng biro, di ba? Sabi nga ano isa, sabi niya, sabi, magbibigay ng 8,000. Ngayon, pagdating na kay mayor, 5,000 lang. Pagdating kay barangay captain, 3,000 lang. Pagdating sa akin, 1,000 lang. Eh, minsan, hindi naman totoo. Pero bakit? Kasi it's a reflection of discontentment from the heart.
minsan, hindi naman totoo. Siguro kung meron man talagang, ano, talagang wala sa tamang kaisipan na nanakawan pa yung gobyerno sa gantong panahon, eh talagang hindi nag-iisip ng mabuti yun kasi hindi niya alam na maapektuhan din siya kasi isang bansa lang tayo. Kaya alam niyo yung bansa natin, akala nila pagka nakakanakaw sila sa pamahalaan, ulitin ko, hindi ko sinasabing meron, ha, just in case, nagdanakawan na ganyan, nako, hindi, kahit nakinabang ka sandali, hindi mo rin ma-enjoy kasi can you imagine, we are one nation, kapag ikaw na lang natitirang may pera, di ikaw lang din ang kalang nanakawan. Kaya, again, out of discontentment, kasi sabi niya, kaya lahat ng ano, root of evil, nako, because of the love of money. Sometimes they would even kill people, they would even rob. Bakit? Because of their love of money. Kaya talagang sort of evil. Now, make it, ang ganda nito, si Paul, he did not stop here. Sabi niya, I've learned to be content, I've learned the secret, huh? I've learned the secret, ano tinuloy niya? I can do all things through Him. Now, this is not just meaning self-sufficiency. This is where the philosophy, Stoic philosophy differs from the teachings of Paul on contentment. Bakit? Because I can do all things through Him who strengthens me. Now, He's giving us the secret. Hindi secrets, secret. Ano yung secret niya? That contentment for our in our context and for our purpose. Listen to this. Contentment is a Christ-centered living that gives us the ability to live with joy. Tandaan yung context, ha? Joy. Paul was imprisoned because of those crop officer na kaya siya napakulong dahil naghihintay ng bribe. Di ba? It was an unfair judgment. Ano pa? Mga false testimonies against him. But to him, he was still joyful. He was at peace. He was even ministering to the Philippians, telling them to be joyful, to experience the peace of God. Kaya sabi niya, to live with joy and peace in any circumstance, whether in prosperity or poverty, in felicity or difficulty. Now listen to this. In quarantine or quartering. Now sakaling may, kahit may pera o nasa quarantine, pareho lang. Sabi niya, 8,000 o 8,000, all because of the strength of Christ. That's how we experience contentment in the context of the biblical understanding of this word, contentment. So if you want to practice contentment, if we want to practice contentment, first learn the very secret of contentment. Christ is strengthening life. Christ is strengthening life. In other words, Christ must be center. Christ must be center in our lives. Now, sabi nga lang, madali ka lang magsalita. Hindi mo naintindihan namin pinagdadaanan. We don't even know how to make both ends meet. Now, hindi na namin alam paano. Now, if Christ is the center, if you will understand contentment, you know why? Because if you want to make both ends meet, put Jesus in between. Put Jesus in between. Then magtatagpo na yon. Bakit? If Jesus is at the center, you will understand how to live with joy and peace in any circumstance. Kaya nga sabi si Asaph, he was so, parang downhearted. He was trying to live a pure life. And sabi niya, and yet, those who are evil, they're prospering. Kung sino pa yung masasama, sila pa yung mga umaangat. Sabi nga ni ang yayabang nila. Pati yung kalang bilbil, nasa mata na. Sabi nga, sa sobrang tataba. Sabi niya, sayang naman. Until he entered into the sanctuary of the Lord and he worshiped God. And you know what he said? Amazingly, whom have I in heaven but you? Besides you, Lord, I desire nothing on earth. Lord, sa totoo lang, ngayon ko lang naintindihan. Anong saysay ng langit kung wala kayo ron? Lord, dito sa lupa, wala na rin akong hahangarin kundi kayo lang. And look at this. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Remember, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi yan kahit anong gawin mo, pwede. Kahit na lumipad ka, hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Lord, I can do all things through Christ who strengthens me. In other words, I can live with joy and peace in any circumstance. Yun ang ibig sabihin nun. Why? Because real contentment, ang sabi niya, is strengthened by Christ. A strength of my heart and my person forever. So we need to what? Practice contentment. Let me repeat.
If you want to practice contentment, the first step is to learn the secret, which is Christ's strengthened life. It is Christ-centered life, and He will strengthen you so that in any circumstance, kahit ano pang pagdaanan mo, you will experience joy and peace. Now, para maging practical, anong dapat kong gawin ngayon? Now that I've learned that it is Christ, then practice contentment with Christ's simple ABC. Di ba? ABC. So madali. ABC, Christ-centered. As in, alam mo na Christ-centered. It is, kaya sabi niya, first, appreciate, believe, consume. Anong ibig sabihin niya? First, appreciate. Count your blessing. And sabi nga, believe. As in, confidence in God's promises. Alam niyo, tonto ako kasi, ganun-ganun sinasabi ni Pastor Peter sa atin kanina umaga. Sinasabi sa atin, come on, understand this. You will never understand contentment until you center on Christ, until you count your blessing, until you find your confidence in God's promise. Now, hopefully this would help and consume with God's glory. Kaya, in centrality, first, learn the secret. Ano yung secret? Christ-centered life, Christ-strengthened life. Then, as you practice, learn the ABC. Practice the Christ's simple ABC. Appreciate, believe, consume. Now, let's start. Appreciate. Ano ibig sabihin na appreciate? Learn to count your blessing. When appreciate whatever you have. Kaya nga ang contentment, ang joy, is that you enjoy what you have. At yung misery is when you get what you want and still wanting for more. Yun ang misery. Kaya tingnan nyo si Paul. Amazing si Paul. When he said, not that I am in want. Yun ang sabi niya. Anong pinanggalingan yan? Di ba verse 11 yun? Nanggaling yun sa verse 10. Now, itong sabi ng verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. Hindi niya sinasabi, ito kaya niya to sinulat. Naalala niyo, pinadala niya ng Philippi si Epaphroditus to bring help to Paul. Kasi sabi niya, grabe naman kayo. Not that you are parang renewing your concern. Ang sabi niya, no. But you just lacked opportunity kasi hindi niyo siguro alam kung saan ako napunta dahil bigla akong pinadala sa Rome at ito, kinulong ako. Pero and yet, you still found ways to help me. Kaya he was so appreciative of how these people are helping him. Hindi niya sinasabi na parang, oy, I appreciate you ha, para tulungan niyo pa ako. Hindi ganon. Sabi niya, I appreciate you but I want to make it very clear that it's not out of desiring to get some more help. Kundi, I just want to understand that I am very satisfied. I'm very content with God. I'm very content in any circumstance. Pero, despite that contentment, I still want to appreciate you. Alam niyo bakit ka mo? Kasi tinan niyo, ang dami tao di marunong mag-appreciate. Binigyan mo na, hindi pa rin sila masaya. Paano, kaya alam mong hindi makukontento sa buhay. Tinan niyo po ha. Sabi niya, and nevertheless, you have done well to share with me in my afflictions. Sabi niya, tignan niyo ha, verse 15. You yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. Now, naalala niyo pa ba when Paul ministered to Philippi? Now, yun yung nakita niya si Lydia, doon yung nakita niya yung babae, sa demonyo, naghula-hula, tapos yun na-demonize, kaya inano niya, in-exorcise niya, tapos dahil doon, nakulong sila, naalala niya, binugbog sila, kaya yung pinaka-bantay, naging Christian, di ba naalala niyo yun? But doon nando sila sa piitan, anong ginagawa ni Paul? They were singing. They really know how to live in humble means, in suffering needs, and prosperity. So they were singing to the Lord. They were joyful. At nakakawala sila. So marami naging Christian doon. Sabi niya, from the very first time we ministered there, hindi kayo huminto sa pagtulong sa akin. Amazing. Sabi niya, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving. But you alone. These people, they're very helpful. At sabi niya, for even in Thessalonica, you sent a gift more than once for my needs. Amazing! Pero patuloy pa rin kayo tulong sa amin. Ang idea nito, si Paul, alam nyo, hindi lahat ng tao marunong mag-appreciate pag tinutulungan. Naalala ko tuloy si Peter. Ewan ko kung naalala si Peter sa John chapter 13.
nung uhugasan na ni Lord yung paa niya, ang sabi ni Peter, wag ako, Lord. What? Hindi, ha? Pwedeng pride lang yun. Wag ako, Lord. Ganyan. Kaya, wag niyo akong tulungan. Hindi ko kailangan yan. Parang ganyan. Eh, sabi ni Lord, sige, pag hindi kita uhugasan, wala kang bahagi sa akin. Eh, Lord, napahiya. Pati na ulo ko, pati na yung paliguan mo na ako, shampoohin mo na ako, ganyan. Pero, kasi alam niyo minsan, yung tao, huwag niyong kakalimutan, we are in one body. Kapag ang isang tao, kanyari ikaw nangangailangan, and the Lord somehow sends help through His body, huwag ka namang mayabang, hindi ko kailangan yan. Huwag ganoon, para yan yung ali, naalala niyo, na ito naman ang sitwasyon, babaha. Sabi niya, Lord, iligtas mo ako sa baha na ito. And God promised him, promised her, iligtas kita. So, nung nagmataas na yung tubig, nandun na sa second floor, may dumaan na truck. Sakay na ho kayo. No, no. The Lord will help me. Di ba? Ganyan. Tapos, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. O di umakit na siya sa bubong. Di tumas yung tubig eh. Dumating na yung bangka. Dumating yung bangka. Sakay na ho kayo. No, 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 no. The Lord will save me. Hindi na naman siya sabakay. Eh, nung malapit na, hanggang dibdib niya na, nandun na siya sa bubong. Dumating na helicopter, sabi niya, sakay na ako kayo. No, 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 no. The Lord will help me. Yun, nalunod. Patay. Pagdating sa langit, Lord, ang labo mo. Hindi mo ako pinadala, hindi mo ako tinulungan, hindi mo ako niligtas. Ano ka ba? Pinadala ko na yung truck, hindi ka sabakay. Pinadala ko yung bangka, hindi ka sabakay. Pinadala ko yung helicopter, hindi ka sabakay. Ano pa gusto mo? Ayan, kinuha na kita. Ako na mismo. Dito ka na. Ngayon, alam nyo, may mga ganun tao na parang, alam nyo, we are one body. Kaya alam nyo sa church, ito tatandaan natin. When we operate, we are one body. We help each other. For there was not a needy person among them. Look at this. For all were owners of land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales. Minsan, alam nyo, minsan, ano yung meron tayong pag, parang okay tayong tumulong. Pero ayaw naman natin tayo ang tinutulungan. Parang may pride ba? Alam mo, hindi masama na tumanggap na tulong. Ang masama ay maging freeloader. Iba naman yun. Yung talagang lagi umaasa, tulong, tulong, tulong. Na hindi man sila talaga nagiging bahagi bilang contribution. Now, listen to this. May principle kasi ng equality sa Bible. Kaya itong mga Philippians na ito, sila yung mga taga-Macedonia, talagang tumulong sila. Tingnan nyo, sabi niyo, for this is not for the ease of others. Hindi para gumaan ang buhay ng iba, sabi niya, and for your affliction, para sa kahirapan mo at your expense. But by way of what? Equality. Sabi niya, at this present time, your abundance being a supply for their need, so that their abundance also may become a supply for your need. That there may be what? Equality. Tingnan yung sabi niya. Tapos sabi niya, as it is written, he who gathered much did not have too much, and he who gathered little had no lack. So, ibig sabihin, kahit ano, kunyari, kung ikaw naman ang magana ngayon, di ikaw tumulong sa ibang bahagi ng katawan. Kung ikaw naman ang kulang, then be humble enough to also accept. Yung iba, iba naman yung entitlement mentality. Di ba? Katulad nito, kunyari, gusto ko yung sabi ni Mayor Bico eh. Sabi niya, kung meron naman kayo, huwag na kayong humingi ng amelioration, tulong sa pamahalaan para maibigay na natin doon sa walang kakayanan. Di ba? Kaya sabi niya pa nga eh, kung nanay ko kukuha pa ng tulong, abay, mag-aaway kami. Kung yung mga kapatid ko hingi pa ng tulong, ba mag-aaway kami. Hindi yung kukuha ko, itutulong ko sa iba. Hindi. Huwag ka nang humingi ng tulong. Ikaw nang tumulong kung may kakayanan ka naman. That is exactly what God is trying to tell us. Kung ikaw ay kontentong tao, dapat ang heart mo, hindi laging entitled ako niyan, dapat bigyan mo ako nito. Eh, paano ka namang sasaya kung ang dabahaba na ng pila mo tapos wala ka palang makukuha doon? Naalala ko, mayroon nagkwento, hindi ko minamalito ito, baka mami akala nyo iniinsulto ko yung ali. May sabi niya, senior citizen ako, tapos hindi niyo ako, ang tagal kong pumila, tapos pagdating ko dito, hindi niyo ako bibigyan ng ayuda. Ano yan? Klaseng, siyempre, discontentment. Sabi niya, eh kasi po, meron po kayong pensyon. Now, minsan sagang kawawa naman iba, kahit may pensyon sila, kulang talaga. But, ang punto, meron pong tao talagang wala ni isa. Ni pensyon, wala. Ni singkong dulingan, tawag natin, wala. Now, sabi niya, ito na lang, kung naisip nyo, hindi ka binigyan, at least feeling mo mayaman ka kasi may pension ka eh. Naalala ko tuloy yung pamilya, in the richest family in the church. Kasi nung nagtawag yung pastor, sabi niya, next week we will be gathering help for those, for the
poorest family in our congregation. Kaya next Sunday, magdala kayo ng anything to give to the poorest family. So itong mga bata to, talagang wow, talaga ang tiyaga-tiyaga nila. Nag-ipon sila, nagkuha ng mga, ano, mga basura, nakaipon, binenta, nakapera. So on Sunday, umuulan-ulan pa yung kanilang pantabing na payong, butas-butas pa, tas mayroong mga karton yun lang. Punta nila sa church, sese nila, and everyone was excited to give money. And after that, nalikom po ng church, $150. Wow! Sese nila. And sabi niyo, praise God, nakapag-ambag tayo, sese nila. Alam niyo, after the service, pinuntahan sila ng pastor, sila yung binigyan ng pera. Ang sama ng pakiramdam, sabi niya. Umuwi sila malungkot na malungkot. Sabi niya, tayo palang pinakamahirap sa church. Tayo palang pinakamahirap. So, nandun sila ng Sunday, pray sila ng pray, Lord, kami palang pinakamahirap. Hindi namin naisip na mahirap kami. Kasi naisip namin, may kakayanan pa rin kaming magtrabaho, kumikita kahit konti. So, the following Sunday, parang natatamad sila pumunta, tayo palang pinakamahirap. Nasabi niya, hindi, punta tayo para sa Lord. So, punta sila. May missionary nag-testify. Sabi niya, we are in need of this. Dala-dala pa rin nila yung pera. You know, after the challenge ng missionary, sabi niya, you may want to contribute. Why don't you just give us something? Ganyan. Pray about it. So, nagtinginan sila mag-anak. Tapos, sabi niya, pinigay nila yung $150. Tapos biglang nung mag-e-ending na yung service, sabi nung missionary, I am so thankful to all of you. And in fact, I received a large amount of about $150. Sabi niya, oh, thank you for the richest family in your church. Ang saya nila. Biglang, tayo palang pinakamayaman. Kasi alam nila, it came from them. Now listen to this. What am I trying to say? Appreciate what you have. Learn to thank the Lord. Ano meron ka? Maliit o malaki, just try to understand, Lord, thank you for this gift. Diba, sabi nga nung sa kwento ni Shakespeare, mayroong isang maali, reklamo na reklamo, wala siyang tsinelas, hanggang makakita siya ng walang paa. Alam nyo na, ikwento ko yan, na bisan mayroong ganun sa jeep, nag-pipap niya, Lord, wala man lang akong bagong sapatos, wala man lang. Tapos pagtingin niya, ay, yung nga, walang tsinelas oh. Tapos yung isa naman walang tsinelas, reklamo ka, wala man lang akong tsinelas. Pagtingin sa tabi niya, ay, walang paa. Yung walang paa, ang labo, wala akong paa. Pagtingin niya sa katabi niya, walang ulo. Ano mas gusto mo? Di ba? Ang ibig ko lang naman sabihin ng walang ulo, walang isip ba? Pero, isipin niyo na lang yun. Minsan, masyado tayong malungkot sa, isip tayo, isip sa wala tayo. Ba't hindi tayo magpasalamat and appreciate? And really thank people whom the Lord is using. Thank God for everything we have. Ang tawag dyan, gratitude. Now, before I proceed, gusto ko lang maintindihan nyo ito. Lalo yung mga Israelites, every day they were getting manna and they were complaining. And sabi ng Lord, ano, relax ka lang, magpasalamat kayo. Hindi na naintindihan. So wala silang contentment, they were asking for meat. Now, ito po yung dapat nyo maintindihan. Alam nyo, ang dami nating blessings sa Diyos. We need to really learn to count our blessings in the Lord. Bakit ka mo? Di, isipin mo, saan ka naman kukuha ng pagkain sa gitna ng lupang ilang? Wilderness? Wala. Para yan yung mama na tatlong araw nang tumatakbo sa forest, gutom na gutom. Biglang nakakita ng mansanas, puno ng mansanas, kasi nagpe-pray siya, Lord, bigyan mo ako makakain, nakakita ng mansanas. Oh, sarap! Hallelujah! Pagkagatak, oh, sarap! Ang tamis! Sarap na sarap siya. Noong pangalawang araw, mansanas! Pero hindi naging kasing kasaya nung unang araw. Tapos, nung pangatlong araw, mansanas. Pang-apat na araw, mansanas. Panlima, mansanas pa rin. Pagdating na ikasampung araw, wala na bang iba? Lord, ang labo mo, puro mansanas, alam, mansanas, mansanas. Minsan wala nang, isipin mo nga, buti nga may mansanas sa gitna eh. Anong gusto mo? Ahas. Di ba? Magluluto ka pa samantala yung mansanas, ready to eat. What am I trying to say? Learn to appreciate whatever God has provided us. Appreciate. Count your blessing. Ganda nga sabi ni Pastor Peter, count your blessing. Let me just share with you something. A short-term missionary met her on a mission trip. Ito, missionary. Sa kanilang huling araw, he was leading worship in a leper colony. And he asked, meron ba kayong favorite song? Di itong babae,
biglang may nagsabi, aho, pwede po ba? Pagtingin niya, yung nagre-request, babae, pinaka-disfigured na leper doon. Alam niyo yung mga leper, di ba? Yung parang talalaglag yung mga ano, kamay, ganyan. Lalalaglag na ilong, wala nang mata, ay wala nang tenga, wala nang ilong, yung labi, wala na, laylay na. Wow! Tapos sabi niya ganun, pwede ba nating kantahin yung Count Your Blessings? Wow, familiar po ba kayo sa kantang Count Your Blessings? Ito po yung kantang yun, no? Parang, when upon life's billows, you are tempest-tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Itong problema, nung kinakanta ng missionary, kasi yung nagpapakanta, lani, talaga sirang-sira na yung mukha. Would you believe? At yung sabi niya, count your blessing, name them one by one. Count your blessing, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Hindi natapos ng missionary. Sabi niya, ba't di mo natapos? Dahil ba hindi mo na alam yung kanta? Hindi. Hindi ko na siya makanta, kapareho ng dati. Dahil bigla ko nakita itong ali na siran-sira na yung mukha. Ang kanya panghangad is to count the blessings of God. Learn to appreciate. Learn to count your blessings. No, kaya matuto tayo. Minsan, ang ganda pa ng ayos natin, pero hindi na tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Reklamo tayo ng reklamo. Ay, naku, nadagdagan na naman ako ng pilegis. Nadagdagan na naman ako ng spot. Kaya naarawan ako. Maliit na bagay lang ho yan. Kaya ang pangalawa is believe. Believe what? Believe. Meaning, we are to be confident. Sabi ni Pastor Peter, confidence in God's promises. We need to believe. We need to be confident on God's promise. Look at this. Sabi ni Paul, tinuloy niya, not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. Sabi niya, ito yung idea. Sabi niya, the reason why I'm thankful and I just want to appreciate you because you know what? Itong gift na ito, hindi ito pakinabang sa akin, ito'y pakinabang sa inyo. Tingnan niyo, sabi niya, I receive everything in full and have an abundance. I'm amply supplied, having received from your brother Epaphroditus what you have sent, a fragrant. This is a worship to God, a fragrant aroma, acceptable sacrifice, well-pleasing to God. That's an opportunity to honor God. Bakit? Ano ba yung blessing na yon? Look at this. Kasi when you were helping me, itong pinakita nyo, now brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given to the churches of Macedonia, even your ability to give. Remember, sabi niya, that in a great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. So in other words, yung ito, sabi niya, kahit anong hirap sila, malaya sila nagbibigay. For I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord. Now listen to this. Begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. Sabi niya, please, give us this privilege. Give us this privilege. Bakit? Ano ba meron dyan? And this, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. You know what Paul is saying? Ito ang, dahil itong binigay nyo, remember the promise of God. Whatever you do for the prophet, they will have this prophet's reward. Whatever you do, ano sasabi ni Paul? Kaya naman, when you give yourself to the Lord, you're giving it to the Lord. And that is a worship, a fragrant aroma. That alone is a blessing and a promise from God. Na yung effort mo, when you give, nagpakita na yun ng appreciation mula sa Diyos. That's the promise of God. Now, dinagdagan pa. Hindi pa nun natapos. Tinasabi niya, and my God, lalong dinagdagan pa ng pangako, my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Can you imagine? Ito yung promise ng Diyos. Yung Diyos ko, He was so confident. My God shall, sabi niya, will supply, hindi may supply, but will supply. It's a certainty. Siguradong susupply niya. Sabi nga, all, hindi some of your needs, but all your needs. Remember, needs, hindi greeds. Magkaiba yun.
Sabi, He will supply all your needs according to His riches in glory. Hindi according to the riches of the world that you're living in, according to your company, according to the riches of your parents, hindi ganoon. According to your status in life, or when may pension ka, hindi kita bibigyan. Hindi ito, sabi niya, hindi. According to His riches and glory, hindi from my wealth, ang ganda, diniina ni Pastor Peter yung kanina, not from my wealth, but not from His riches and glory, but according. Kumbaga, kung ikaw magre-regalo sa isang mayaman tao, yung bagay sa kanya, yung ganyan. Hindi yung parang miski pops lang. Bakit ganun? Kasi according eh. Kung magbibigay siya, hindi yung tira-tira lang. Kundi according to His status, according to His glory, according to His richness. Yun ang sinasabi ni God. Pag nagbigay siya, hindi chipipay. Kundi according to His glory. Now listen to this. In Christ Jesus, itong pangako na to hindi para sa lahat. Ito ay para lamang sa mga gumagalang kay Kristo Jesus, tulad ng mga taga-Pilipos. They respect Jesus Christ, kaya nga they are willing to help Paul because of their love for Jesus, because of their respect and honor for Jesus. Kaya sabi niya, in Christ Jesus, do you think the Lord will provide for those people who insult His Son? Obviously not. Kaya nga ho, itong promise na ito is only for those who are in Christ Jesus. Not for everybody. Kasi if you are in Christ Jesus, you are consumed with what? Consumed with God's glory. Paano tinalaman niya? Tinan niyo sa verse 20. Now to our God and Father, wow, amazing. Hindi lang siya Diyos, siya yung ating Ama. Be the glory forever and ever. Amen. Now, alam niyo po bang amazing dito? When you say that He is God, and alam niyo po yung ibig sabihin ng glory, it is to provide Him the highest honor. You know what Paul is saying? The reason why I am satisfied, the reason why when I practice contentment, I am consumed by the glory of God. What it means? I am consumed with His honor, I am consumed with His power, I am consumed with His sovereignty, that He is in control of everything, so nothing is happening na hindi hawak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng glory. Kaya paano ka magre-reklamo? Ba, ang hirap dito sitwasyon na to. No. God is glorious. Kaya, four things that you will understand when He is glorious. Una, that God is in control. That God loves me. God loves you. And God loves us. And listen to this. Those who honor Jesus Christ, ha? Those who honor Jesus Christ. Look at this. He has His best interest at heart. God can change the situation if needed because He's powerful, because of His glory. Now listen to this. And God will use the situation to build our character, to conform into Christ's likeness. Kaya if you are to practice contentment, then be consumed with the glory of God. Be consumed with the idea that Lord God deserves the highest honor. He is in control. He is sovereign. And this is wonderful. Sabi niya, for glory, forever and ever. Hindi siya yung glorious, powerful, sovereignty noon. Sabi niya, hindi. Forever. Nakaranas na po ba kayong humingi ng tulong sa isang tao and you're expecting everything would be smooth and fine? Then all of a sudden, patay siya na COVID-19. Isipin yung biglang wala na pag-asa mo. But si Jesus Christ, si God, when we say His glory forever, His honor, His power, His control forever, and ever, hindi siya nawawala at hindi siya magbabago. He is the God who created the heavens and the earth from nothing. He is the God who gave birth and to give son to a barren woman at the age of 90. Ang tanda na. He is the same God who delivered Israel from the powerful kingdom of Egypt, from the hands of Pharaoh. Ito, He is the God who allowed Israel, pinatawid sila sa pulang dagat. He is the same God na talagang who brought Goliath down. Ginamit niya si David. He is the same God who fed Elijah with the ravens. He is the same God who even brought a widow to support Elijah. Amazing! And He is the same God who gave His own Son, Jesus Christ, to save us from our sins. He is the God forever because He is the same God yesterday, today, and forever and ever.
Now the question is He your God? Siya ba yung Diyos mo? Itong problema sa maraming tao, they were longing for so many things in life because they never knew their God. They never understand who God is because the God that they know is not the God of the Bible. He is not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is not the God of the living. But the God we know and the God we serve and the God we worship is a God whose glory will be forever and ever. Kaya nga sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Di ba contentment yon? Walang magbabago sa'yo. Your joy will remain the same. Your peace will remain the same. Kahit anong mangyari, because you know that the very God you're serving never changes. He's so loving. And let me end. Let me end with this story. Si Tim Van Der Veen from Spring Lake, Michigan, was a great student of Hope College, Holland, Michigan. Tall, broad shoulder, curly hair, a smile as broad as the dawn. Ang gwapo! Now, gusto niyo ma-imagine kung gano'n siya kagwapo? Tingin lang kayo sa akin mabuti. Hindi ganyan. Kabaliktaran. Gwapo kasi kulot eh. Ito yung sa akin buhok, syempre. Ano lang, matigas. Ngayon eh, ito kulot, broad shoulder, ako broad tummy. Hindi ganon. Ito nakakatuwa, sobrang gwapo niya. And yet in the early 90s, pagkatapos siyang mag-graduate sa college, nakapagtrabaho sa The Johnson Controls, talagang successful siya, talagang as quickly as anyone can, bulusok. Because promotion does not come from the east or from the west, it comes from God. Si God ang nag-promote sa kanya. Kaya relax siya, hindi siya yung nawawalan, parang hindi siya nadidiskontento sa mga pangyayari. Ang problema ito, nung mga November, bigla siyang tumawag sa professor niya, "Sir, si Tim po ito, medyo nanghihina, sir. Si Tim po ito," sabi ng Professor Brown, "O, kamusta ka?" "Sir, hindi po mabuti." "Eh, bakit?" "Kasi po, nandito po ako sa ospital ng Grand Rapids, meron ata ho akong trangkaso." Ang sabi niya, "Ganun ba? O, nandito lang ako sa may lugar na malapit sa inyo. Kung gusto mo, pwede ba kitang daanan sa ospital?" Sabi niya, "O, sige po, sir. Gustong-gusto ko po yan." And by the time na nandun na po yung professor, nandun na rin yung doktor, na-realize niya na yung sakit po ay hindi trangkaso. Mas malalang kaso, leukemia. So yan po ay 3 taong pakikipaglaban sa leukemia. Now, nandun na po siya sa Spectrum Hospital 3 years later. Si Professor Bound pumasok po sa kanyang silid. Sa kanto ho, yung nanay niya umiiyak. Mother's Day pa naman, iyak siya ng iyak. Sabi niya, "Ang anak ko, hindi ko alam kung mabubuhay pa." Masisisi niyo ba yung ganong nanay? Siyempre, iyak ng iyak. So, yung kanyang buhok, hindi na ho kulot. Wala na ho. Kasi nga, dialysis, ano yung tawag dyan, yung therapy, chemotherapy, nakalbo. Dito sabi niya, "Hi team," sabi ng professor. "Hi, professor." Sabi niya, tagal nakatahimikan. Bigla biyon sabi ni Pastor Brown, si 20 years na ho yan, pastor din ho si Professor Brown. 20 years po siya nagpapastor. Sabi niya ganun. Bigla nagtahimik lang. Hindi niya alam kung ano sasabihin kahit ang tagal niya ng pastor. Bigla sabi ho ni Tim, "Alam niyo, pastor, may natutunan po ako sa nangyari sa buhay ko. Mahina lang." So si professor lumuhod para makinig. Siyempre, kung mamamatay na yung tao, pakinggan mo ng mabuti. And sabi niya, "Partner, ano naman yung natutunan mo?" No. Bagamat yung itong kwento na to ay panahon noon, baka hindi maintindihan ng iba yung ibig sabihin ng VCR, babaligan ko lang, gawin ko na lang Netflix ha. Netflix, common sa marami. Sabi ni Tim, "Natutunan ko po na ang buhay pala, hindi parang Netflix." "Ay, anong ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan." "Sir, kasi sa Netflix, pag hindi mo gusto yung nakikita mo, pwede mo i-fast forward." "Ako po, hindi ko po ma-fast forward ang buhay. Kasi nga ho, hindi pala ganun ang buhay.
Pero alam niyo po, ito lang natutunan ko. Kahit hindi mo ma-fast forward, hindi mo ma-rewind, isang bagay ho natutunan ko na si Jesus nasa bawat frame ng kwento na ito. On every frame, Jesus is there. Mga kapatid, do you really see Jesus in the frame of your lives? In every frame of your life that you can practice contentment? Kasi po ito ang secret. You need to live a Christ-centered life, a Christ-strengthened life. Then you can practice the Christ ABC. Appreciate, which means to count your blessing, to believe, which you find your confidence in the promises of God, and to be consumed with the glory of God, whose glory is forever and ever. Amen. Kaya mga kapatid, ang tanong lang ay ito, siya ba talaga yung Diyos mo? At talaga bang si Jesus ang nasa bawat frame ng buhay mo, sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, at masasabi mong bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, hanggang sa kahuli-hulihan, sa kawalang hanggan. People are not satisfied because they're looking for a happiness that will last forever. And there is only one who can really give that to you. The God's glory who is forever and ever. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Mga kapatid, kung hindi si Jesus Christ ang nasa bawat frame ng buhay mo, ngayon mo na gawin. Don't wait for tomorrow. Ngayon pa lamang, you can understand the secret of real joy, the real peace, the real satisfaction, the real contentment in life, that you have the ability to live as in joyfully, peacefully, in any circumstance. Bakit? Because you know that the God you're serving is in the every frame of your life. Kailangan mo siya sa buhay mo. Tulad din ng kailangan ko. Na sa bawat sitwasyon, you will learn to be content. You will learn. But you have to practice it on a daily basis. Lagi mong appreciate mga binigay sa'yo ng Diyos. Lagi mong as in, lagi mong paniwalaan ang pangako ng Diyos. At lagi mong alalahanin na ang Diyos ay may kalwalhatian na walang hanggan. Ang tanong lang, siya ba ang Diyos mo? Kung hindi pa, tanggapin mong alok ni Jesus. Kayong mga nabibigatan, nabibigatang luba, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mahinahon at mapagpakumbaba. Halika, kunin niyo ang aking pamato. Sapagkat ang aking pamato'y magaan at madali. At bibigyan ko ng kapahingahan ng iyong mga kaluluwa. Kung aaminin mong pagod ka, dahil sa tiyak ko, kung wala si Jesus sa buhay mo, hindi mo maintindihan ang contentment na ito. But you have to come and be humble enough to admit that you need Jesus. Kung yan ang loobin din ng puso mo, why don't you pray this prayer, Panginoong Jesus, I'm accepting your invitation. I come to you, lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko ang invitasyon ninyo. Dahil ako'y pagod, dahil pagod na ako, trying to figure out ano mga nangyayari. And I just want to rest in you. I just want to live for you. I just want, Lord, to experience the joy and the peace in any circumstance. I want to practice contentment. Ngayon, Panginoon, binibigay kong buhay ko sa iyo. Dahil ako'y makasalanan. I'm always longing for more. Na ang kailangan ko pala'y kayo. Sapagkat kayo ang eksaktong hubog ng butas ng aking puso. Kaya't Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Pagharian mong buhay ko. Kayo ang humawak sa bawat frame ng buhay ko. Kayo humawak sa kwento, sa script
ng aking buhay dito sa lupa hanggang sa kawalang hanggan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, na namatay kayo para sa aking kasalanan at muli kayong nabuhay para tiyakin ang aking kaligtasan. Salamat po. Salamat po, Panginoon. At tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ngayon naman, nais ko ipanalangin ang bawat sa inyo at maging sa bawat mga nakikinig. Aming Ama, maraming salamat po dahil kilala niyo ang bawat nakikinig sa amin at kasama namin sumasamba sa inyo. Dalahin ko po, Panginoon, tulungan niyo kaming maging matyaga na palagian pong sanayin ang aming sarili na mamuhay sa kakontentuhan, na kayo, Panginoon, ang aming laging pupurihin at maging sentro ng aming buhay, na lagi kaming magpapasalamat sa lahat ng mga biyayang binigay ninyo, lagi kaming hahawak sa pangako ninyo, at lagi kami, Panginoon, babalutan ng kalwalhatian ninyo sa kawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyo, aming Ama, na kayo po ang sasama sa bawat isa, at naway kami rin po yung maging tapat na talagang maging tapat sa pagbabahagi ng tulong para sa Panginoon sa pag-advance ng iyong kaharian, pagsulong ng iyong kaharian dito sa aming bayan at sa ibang karatig pook namin at maging sa buong mundo. Salamat po, O Diyos, na kaming maging katulad ng mga taga-Pilipos na handa pong, dahil nagpagtitiwala sa inyo, handa rin po maging bahagi na lalo namin maintindihan that indeed you are the God who provides. Nakapareho ni Abraham na naintindihan niya yung kayo ang tagakaloob ng lahat ng pangailangan nung handa niyang ibigay ang kanyang anak. So we too, Father God, may we also offer to you our own idols in life. Yung kasakiman namin, maibigay namin sa iyo nang sa gayon, lalo namin makita that everything comes from you. Nang makita namin that you are indeed what makes us satisfied, content. Thank you, Lord. Thank you, God. Bless your people, wherever they are, wherever they were watching right now. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Kung kayo po ay pinagpala sa ating pong aralin at pinagpala kayo sa ating ginagawa ngayon, gusto po namin makakonekta sa inyo. Gusto po namin kayong maka-fellowship. Wagamat hindi tayo magkaroon ng chance pa ng physical fellowship, but at least you can connect with us. Click nyo lang po yung link sa ibaba. At gayon din po, kung meron kayong prayer request at gusto nyo po merong manalangin kasama ninyo at mapapag-pray din ho kayo, ayan din ho, i-click nyo lang din ho sa baba yung link. Para ho, wag ho kayong mahiya na lumapit. Una-una, kami po ay lingkod ho tayo pare-pareho ng Diyos, kasama tayo sa pamilya ng Diyos. Let us learn to carry one another's burden and look at this, and fulfill the law of Christ. Nako! Excited na po ako. Abangan nyo po next week ang ating po mga aralin, mga awitin sa dilim. No, ang mga songs in the night. Sana po ay sama-sama ulit tayong sumamba sa Panginoon Diyos and learn yung mga bagay po na mayroon pwede palang umawit kahit sa madilim na panahon. Yes, pwedeng-pwede. At alamin ang sikreto next Sunday. See you! Ay, para po sa ating pong lumawak yung ating aplikasyon ng ating pinag-aralan, ito po yung pwede nyong mga tanong na pwede nyong gamitin sa inyong discussion dyan sa pamilya po ninyo at sa mga kasama nyo dyan sa bahay na nung tayo po ay nag-aaral. Ito po yung mga tanong. Sa English po ay, what's the key to contentment? Kung sa Tagalog po, ano po ang susi sa pagiging kontento? Ngayon, are you content? Kayo po ba ay kontento? Di ba? Sa buhay. Kayo po ba'y kontento sa buhay? Kaya, example po, do you compare or lagi ka bang naghahambing sa ibang tao? Are you always thankful? Lagi ba kayo nagpapasalamat? Kaya, bahagi po ninyo, mga limang pagpapala ninyo na mapapasalamatan nyo ang Diyos, no, sa mga pagpapalang yun. Kaya, magbahagi po kayo, mga lima, ganyan, sa bawat isa, para lalo kayo, after that, pwede kayo mag-pray to thank the Lord. Then, what promises of God are you claiming for you and your family? And how has God fulfilled these promises? Kumbaga sa Tagalog po, ano pong mga pangako ng Diyos ang inyong inaangkin para sa inyo at para sa inyong pamilya? Sabi niya, paano niyo ito tinutupad o tinupad sa buhay ninyo? So yun po, pag-usapan po natin at nawa po ito po ay maging tulong pa na lalo pong maipamuhay natin yung pagiging kontento or pagiging, ma-experience natin yung joy and peace ng Diyos sa anumang sirkumstansya.
Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His great commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks, and God bless.